Narito po tayo ngayon sa Balintabak Toll Plaza sa North Luzon Expressway. Ika-apat na araw na po ngayon ng toll holiday ng NLEX dito po sa Valenzuela matapos suspindigin ang business permit ng NLEX sa Luzon dahil sa mga aberya sa RFID system. Makibalita po tayo ngayon, mga kapuso, mula kay Saliba Refran ukol pa rin sa issue ng RFID. Sam? Alam mo, naglabas ng manifesto ang League of Mayors ng Bulacan para hilingin sa NLEX na ibalik muna yung cash lane sa ipatigil ang RFID system. 21 na alkalde ng mga munisipalidad ng Bulacan ang bumirma sa manifesto. Matinay yung perwiso na raw kasi nararanasan ng mga taga-Bulacan kaya nais silang maibsa naman ang traffic. Kanina nasaksihan natin yung mga aberya sa mga toll plaza dito sa Bulacan. May puntong mahaba yung pila pero hindi naman pala palabas ng expressway kundi para lamang sa RFID installation. Meron naman na hindi nababasa ng mga sensor yung mga RFID kaya may bumababang assistant ng NLEX para mismo nga gumamit ng handheld scanner at manual na binabaril yung mga RFID sticker. Dalawang magkasunod na sasakyan naman yung pinaatras at hindi nakadaan sa isa pang exit. Ang NLEX naman handa daw makipag-usap sa mga mayor para makahanap ng solusyon. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Mga kapuso, kaugnay pa rin sa problemang dulot ng mga aberya ng RFID dito po sa NLEX. Kumuha tayo ng karagdagang impormasyon naman ngayon mula po sa punong alkalde, sa punong bayan, Nagiginto, Bulacan, si Mayor Ambrosio Boy Cruz. Mayor Cruz, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Mayor, unang-una, ano po bang aberya o problema ang nararanasan ng mga motorista dyan po sa Giginto, Bulacan dahil pa rin sa aberya kaugnay sa RFID implementation ng NLEX, sir? Ay, ang nagiging aberya ho, kumisan, hindi nakakadaan kagad ang sasakyan dahil ang technology na ginamit nila ay mukhang hindi maayos. So, ang pinakamabigat na aberya nito ay nangyari na kanaang dalawang araw na kung saan ay nag-traffic halos ng limang oras doon sa expressway. So maraming mga kababayan namin na nagalit. Kaugnay nito, Mayor, tama po ba yung mga impormasyong nakakarating sa amin na may plano po ang lokal na pamahalaan ng Giginto na maghain din po ng protesta laban sa North Luzon Expressway sa kanilang pamunuan, sir? Opo. Ako po kasi ay pangulo ngayon ng samahan ng mga punong bayan na buong lalawigan ng Bulacan. At dahil dito po ay naglabas kami ng manifesto na sinusuportahan namin yung reklamo ni Mayor Rex Catalan. Isang wake-up call para sa NLEX at isang sa TRD. Na dapat hindi in-implement kagad yung strict na cashless na entry, hindi pa naman umaandan na mabuti yung RFID. So ang hiling po namin ay manatili yung cash transaction muna until such time na naayos na po yung technical problem nila in using the RFID. Apo, Mayor, meron na ho ba kayong itinakdang petsa kung kailan nyo po formal na iyahain ang reklamo na ito, sir? Bukas po ng umaga ay meron po kami nakatakdang pagpupulong sa mga opisyalis ng NLEX dito po sa akin sa opisina at sabi po nila ay ipipresent nila yung kanilang mga intervention at maliliwanagan namin ano ba talaga ang problema at ano ba ang magdapat na maging solusyon. At after this, ay saka po kami kikilos. Depende po doon sa gagawin nilang presentation sa amin. Opo, sakali, Mayor. Sakali, pero siyempre umaasa kami, tayong lahat, na ito ho ay masolusyonan ng mahusay sa lalong madaling panahon. Pero kung sakali kung mag-collapse yung usapan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at sa pamunuan po ng NLEX, gaya ng ginawa dito sa Valenzuela City, sinuspindi nila yung inisyong business permit sa NLEX. Kayo rin ho ba ang Giginto, Bulacan din po ba o yung mga karating ninyong bayan? May ganitong plano o mungkahi o mga nais na gawin sa mga susunod na araw, sir? Nananalangin po kami na hindi na kami umabot sa ganun at naniniwala naman po ako na gagawan lahat ng pamamaraan ng NLEX para hindi mangyari yun. Kasi
Kasi po, kung talagang wala kami makikitang solusyon, ay mapipilitan din po kaming gawin kung ano po ang ginawa ni Mayor Rex ng Balinsela. Mga kapuso, ang punong bayan ng Giginto, Bulacan, si Mayor Ambrosio Boy Cruz. Mayor Cruz, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po at magandang hapon.